Chocolatiers, dating ancient city of pyramids ng Lemurian Civilization? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit wala tayong ancient quadrant pyramids sa history natin? Alam nyo ba ang may city of pyramids tayo na nauna pa sa pausong quadrant pyramid ng mga Sumerian Empire, kung tawagin natin yan ay mga Egyptian Empire? You are about to learn one of the biggest secrets in the history of the world. It's a secret that has huge effects for everyone who lives on this planet. Para sa mga bago at dati ko na subscribers, huwag kalimutan i-follow ang fanpage ng Ancient Magos Tribe sa Facebook. At kung ikaw naman ay nanonood nito sa YouTube, paki-click lang po ang subscribe at bell button para manonotify kayo just in case may mga bago akong i-release na video. Anim na milyong taon na ang nakararaan nang may biglang bumagsak na asteroids sa mundo natin na nagresulta ng paghuhukom at pagkamatay ng mga dinosaurs na sila ang naghari sa mundo natin sa loob ng 165 million years. At binago nito ang mga posisyon ng bawat lupain sa mundo at nagkaroon ng matinding pagyanig due to the tectonic plate movement. At sa tindi ng damage ng planeta natin sanhi ng pagbagsak ng malaking asteroid noong mga panahong iyon, halos di mo maipinta ang itsura ng buong mundo. Yung iba ay nasa ilalim, napunta sa itaas, at ang nasa taas ay napunta sa ilalim, o itong mga lupain na lumubog, at kasama na nga dyan ang Lemuria. 50 million years ago nang lumubog ang ating lupain na ito sa kalalim-laniman ng Pacific Ocean at dumaan ang ilang milyong taon at marami pang cataclysmic events ang naranasan ng ating mundo nang dahil sa iba't ibang klaseng sakunang nagdaan. At pagkaraan ng ilang milyong taon, muling naghilom ang sugat ng nakaraan ng ating mundo. Mga ilang milyong taon din muna ang nakalilipas bago may umusbong na native civilization sa lupain ito. At ang tawag sa nature-oriented civilization na mga to ay Lemurians. Ngunit may matinding contender na dumating sa mundo ng mga Lemurians. Sila ang mga nilalang na kayang pagalawin ang lupain at palilindulin at kaya din nilang lumikha ng mga gawa-gawang sakuna gamit ang kanilang makabagong teknolohiya. At ang tawag sa civilization nila ay Atlantean, o first civilizations na galing sa mas advanced na planetang Nibiru. Sinakop nila ang primitive civilizations ng Lemuria at matagal din silang naghahamunan at di magkasundo hanggang sa may matinding sakuna na naman ang dumating. At damay-damay na silang lahat. Lumubog muli sa kalalim-laliman ng karagatan ang di mapagkasundong mga matatalinong nilalang. Baka sabihin na naman ng iba dyan na nag-iimbento na naman ako ng kwento patungkol sa ating lupaing sinilangan. Patunay o proof, at bukod dyan, may isa pang veterinarian o doktor ng mga hayop na magpapatunay na ang Tarsier ay nandito na sila sa mga lupain ng Bohol, Leyte, Samar at Mindanao 45 million years ago pa. Panoorin natin ang salaysay ng isang doktor sa programang Born to be Wild ng GMA7. Alam niyo ba na ang mga tarsiers ay isa sa pinakamatatandang mammals dito sa Pilipinas dahil base sa pag-aaral, yung record nila na nandito sa Pilipinas ay nasa 45 million years ago. Years.
Mga 2 million years din ang nakararaan na muling lumitaw at nasilayan ang parte ng lupaing ito na dating makailang beses nang nababad sa kalalim-lalima ng karagatan. Nabago ang lahat at wala na ang City of Circular Pyramids ng ating mga ninuno at tuluyan ang nabura sa ating alaala ang nakaraan ng ating pinagmulang Lemuria. Maraming haka-haka ang pinagmula ng pangalan ng Chocolate Hills na ito at marami ding haka-haka kung paano nabuo ang mga bulubunduki na ito na naging brown o katulad ng tsokolate na brown sa tuwing tag-araw at kulay green naman sa tuwing tag-ulan at taglamig na panahon. Ngunit papaano kung sasabihin ko sa inyo na ang Chocolate Hills ng Bohol ay dati palang Ancient City of Circular Pyramids ng mga Lemurians? Base sa aking pagsasaliksik, ang mga bundok-burol na ito ay binubuo ng mahigit 1,776 na mga bilugang bulubundukin at nakaupo pa sa 5,000 hektaryang lupain ng Bohol. At base sa aking pagsasaliksik, yari sa limestone at matagal nang patay na mga koras ng dagat ang mga bulubunduking ito. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay nababad sa tubig na mga ilang milyong taon ng nakaraan. Nawala na ang bakas. Ang dating City of Circular Pyramids ay naging mga bulubunduki na lamang ngayon at tila nangaakit sa buong mundo na pagmasdan siya at kumalma tayo, i-enjoy ang buhay at itigil na yung kasakiman sa ating kapwa dahil ang lahat ay may hangganan sa mundong ito at ang mananalo in the end ay ang kalikasan. Tayong lahat ay walang takas dyan. Ang tanong! Ang tanong, sino ang paniniwalaan mo? Ang mga science expert na gumagamit ng geologic column at carbon dating technology o ang Biblia na minali at gawa ng mga dayuhang mananakop na nagsasabing 6,000 years old lang daw ang ating mundo mula nang ginawa ito? Isa pang proof na nag-exist na ang mga lupain nating ito over 45 million years ago ay ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo na matagal nang nakalubog sa ating mga karagatan at nakahimlay sa kalalim-laliman ng Pacific Ocean, Benham Rise o Philippine Rise kung tawagin natin ngayon. Panoorin natin ang clip na ito. Sabi ng FIVOX, milyong taon nang dormant ang bulkang lumikha ng Apolaki Caldera. Sa tingin natin, mga 20 million years ang kanyang activity around 46 million years ago to 26 million years ago. Pero dahil ito ay matagal nang hindi sumasabog, hindi dapat mangamba ang ating mga kababayan dyan. Maniniwala ba kayo sa mga nakikita nyo ngayon? Kung ang henerasyon nyo ay matagal nang nasanay at na-program ng quadrant pyramid lang meron ng ating mundo. Ang mga pyramids ay simbolismo. Ang quadrant pyramid ay sinisimbolo ng kasakiman ng kapangyarihan. Apat lang na sulok meron ang quadrant pyramid. Ngunit alam nyo ba na may pyramid na sumisimbolo ng pagkapantay-pantay at kasaganaan para sa lahat ng nilalang? Circular pyramids. Ito ang nauna bago pa dumating ang mga Type 1 o Advanced Civilizations na mananakop na may daladalang simbolismo ng quadrant pyramid. At sila ang pasimuno sa pagbura ng ating mga nakaraang kasaysayan. Pati ang simbolismong circular pyramids ay nabura. Binura nila kaya wala na tayong maalaala kundi ang humanga na lang sa kanila nang dahil sa ating pag-aakala sila ay mga may lahing dakila. Para sa karagdagang kaalaman, panoorin natin ang presentasyon ng National Museum of the Philippines mula sa probinsya ng Bohol. At alam nyo ba ang 140 million years old nang nag-exist ang lugar nila base sa fossils at rock formation na nakalat ng mga scientists nila?
The most iconic species of Bohol, the Philippine tarsier, is often dubbed as the smallest primate, but there is more to this nocturnal creature than just being minute. Bohol is also home to diverse species of insects, birds, and other mammals such as bats, and the Philippine macaque. The island of Bohol is also surrounded by rich and diverse coastal and marine ecosystems. The Bohol Sea in the south and the Danahon Bank in the north are two of the country's richest fishing grounds. The Danahon Double Barrier Reef in northern Bohol is the only double barrier reef in the country. It is a unique environment covering a vast area of reefs and mangrove forests. It has been identified as a priority area for conservation of reef fishes, mangroves, mollusks, as well as birds. The Bohol Sea is also an important marine mammal area in the Philippines and is home to at least 18 species of whales and dolphins. The Natural History Gallery exhibition at the National Museum Bohol plays a vital role in understanding the evolution of the island, giving us a snapshot of Bohol's rich biodiversity and unique ecology.